Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Mirna na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang bata na mahilig ipagpaliban ang mga gawain na pinamagatang Wena Wait Lang. Ang kwentong ito ay isinulat ni Teacher Joneth B. Arzaga mula sa Dibisyon ng General Trias City. Iginuhit naman ni Teacher Alvin G. Alejandro mula sa San Isidro Elementary School, Lungsod ng Antipolo. Binigyang buhay sa anyong audiobook ng inyong lingkod, Teacher Mirna R. Pastoral mula sa Dibisyon ng Batangas City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Wena ay mahilig sumagot ng wait lang, lalo na kapag inuutusan. Palagi niyang pinag-aantay ang mga taong nakikiusap sa kanya. Alamin natin sa kwentong ito kung ano ang mangyayari kay Wena. Isang umaga, ginising ng papa niya si Wena. Wena, anak, magbihis ka na at magsisimba tayo. Wait lang po, papa. At antok pa po ako. At bumalik sa pagtulog si Wena. Iniwan na nila si Wena sa bahay. Pag-uwi ay nadatnan nila si Wena na nakaupo sa sala, nanunood ng telebisyon. Tinawag siya ng kanyang mama. Wena, ohaw na ang alaga mong ibon. Painumin mo na. Wait lang po, mama. At bumalik si Wena sa pinapanood. Maya-maya, naglambing si ate sa kanya. Wena, baka gusto mo akong tulungang magdilig. Wait lang po, ate. Tatapusin ko lang po paglalaro ko. At bumalik sa paglalaro sa cellphone si Wena. Pagsapit ng hapon, walang nagawa si Wena sa mga ipinapakiusap sa kanya. Naalala ni Wena ang assignment niya. Mama, pwede niyo po ba akong tulungang linisin ang sapatos ko? Wait lang, Wena, at namamlansya pa ako. At bumalik sa pamamlansya ang kanyang mama. Lumapit siya sa kanyang papa. Papa, pwede niyo po ba akong tulungan sa aking assignment? Wait lang, Wena. At bumalik sa pagluluto ng hapunan ang kanyang papa. Nakita niyang nag-aayos ng gamit sa bag ang kanyang ate. Ate, pwede mo rin ba akong tulungang ayusin ang mga aklat at gamit ko sa bag? Wait lang, Wena. At bumalik si ate sa pag-aayos ng sariling gamit. Gabi na, pero hindi pa tapos si Wena sa mga kailangan niyang gawin. Naisip niyang mahirap palang pinaghihintay ang isang tao na nakikiusap. Bigla niyang narinig ang kanyang papa. Wena, kakain na tayo ng hapunan. Pwede mo ba akong tulungang maghanda ng mesa? Sige po, papa! Alistong sagot ni Wena. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.